Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as I usually do, no, let's start with a biblical principle na kung ano itanim mo, yun ang aanihin mo. No, and nabanggit ni Vice Mayor Mercado na na-inspire siya sa pagbisita at sa statements ng ating Santo Papa, si Pope Francis. And I think all Christians, no, regardless of denomination, celebrated two of his major statements. First is that focus on the Lord God Jesus. Pangalawa po, that yung corruption that takes away from the poor. Kasi ang dami niya magandang sinabi, yung sa women, sa mga bata, lalo dun po sa mga napapabayaan, sa poverty. Pero ang common denominator dito, yung abuse at yung corruption. No? And napaka-basic naman, Mr. Chairman, kung papabayaan natin ang corruption at tinanim natin corruption, sabi nga, when the wicked rule, people mourn. When the people, when the righteous rule, people rejoice. No, nasa Bible din yon. So, yung ginagawa natin, Mr. Chair, nagtataka ako hanggang ngayon, simple lang ang sagot ng side ng Vice President. Bago ka pa man nag-testify today, dahil siguro lumabas sa payagan, ang sinabi ng kampo ni Vice President, kaya sagutin ng BSP yan, ng Boy Scout of the Philippines. Nagtataka ako, Mr. Vice Mayor, kasi bakit kapag ka-distribution ng titulo, pera pa ng gobyerno ang gagamitin, yung mga dating Vice President, 1 out of 10 lang o major distributions lang. Etong Vice President natin, every single na bigayan ng titulo, kahit NHA yan, kahit DNR, kailangan nandun siya, siya ang namimigay. So basta't politika, nandyan siya. Pero pag may tanong ka tungkol sa pag-ibig, ang pinapadala niya yung presidente. Pag may tanong ka tungkol sa NHA, yung general manager. Pag tanong ka tungkol sa Boy Scout, may statement na ngayon. Kaya daw sagutin ng Boy Scout yon. So yun ang una kong tanong sa inyo, Mr. Vice Mayor. Sino po ba ngayon ang presidente ng Boy Scout? Si Vice President Jeje Marabine po. At hindi ba normal, dahil matagal ka po naging konsyal at Vice Mayor, na pag tayo may pinatawag, departamento man, o ahensya ng gobyerno, o private sa korporasyon, sino hinihintay natin na magpaliwanag? Siyempre po, yung taong pinapatawag natin, sir. At saka siyempre po, yung Pangulo, or yung CEO, or yung COO, o yung pong taong nasa taas, hindi po ba? Dapat lang po, sir. Kasi yun po ang naggumagawa ng desisyon, tama po ba? Regardless kung siya ang pumirma o hindi. Tama po. That's why hanga nga ako dun sa ating kay Tony Berberabi kanina, bagamat hindi siya pumirma, siya ang humarap dito, no? Pero kay Vice President, as I said, basta't pabor sa politika, siya ang haharap. Pero pagka sa investigasyon na or sa ahensya niya, nasasakupan bilang mayor, bilang chairman ng HUDCC, yung pala si Mr. Limlingan, consultant pa pala sa HUDCC, tapos may sweldo, pero hindi pumupunta dito. So I just like to clarify and put on the record, Mr. President, Mr. Chairman, isa kasing parating binabato sa committee, bakit daw pinag-iinitan si VP Binay? Ganito po sa buong mundo eh. Si President Clinton, nung governor pa siya ng state niya, walang pumapansin. Dahil progresibo man, maliit yung state niya at hindi siya kilala. Pero nung sinabi niya, natatakbo akong presidente, lahat ng spotlight nandun. So yung isang ordinaryong empleyado sa PLDT, sa San Miguel Corporation, sa Ayala Corporation, na medium level, manager, vice president, maring wala, di ba? May nabalitaan tayo, hindi mo maimbestigahan. Pero, pag sinabing yan ang magiging chief executive, pag sinabing yan magiging chairman of the board, yan ang magiging leader, ba pati Facebook niyan, pati Twitter niyan, pati yung nakaraan niya last 30 years, titignan mo. Bakit? Kasi ayaw mo magkamali. So, eto pong investigation na to, hindi para kay VP Binay lang. Kahit sinong gustong tumakbo, kahit sinong nasa posisyon. Nagtataka lang ako, Mr. Vice Mayor, bakit tong panahon ni President Arroyo, kasama natin ang Vice President na nagsasabing in aid of legislation yan. Yang Hello Garci, imbestigahan. Yang Weteng, imbestigahan. Yang pagyaman ng pamilya, imbestigahan. Pero ngayon, na nagkaalyansa na sila sa mga kakampi ni President Arroyo, biglang nagbago ang kanilang statement. Ayaw na nila magpa-imbestiga. So let me just clarify, Mr. Chair, that we're giving everyone equal opportunity. Yung iba natin mga senador, nakakampi nila, pwede rin mag-attend. Sila naman namili.
Si Senator Nancy, I respect her decision. Siya naman nagsabing mag-inhibit siya eh. Pero kung gusto niya nandito siya, papayagan naman natin dahil wala namang masama na i-confront niya yung mga nag-accuse sa kanilang pamilya. So having said that, Mr. Vice President, let me go to the main issue. But to make the point, no, pag sa Boy Scouts, lahat ng posing, lahat ng saludo, lahat ng kasama mga bata, available siya. Pero pag ngayon, sasagutin yung mga tanong tungkol sa mga kontrata, sila daw ang sumagot, hindi siya. Sa HUDCC, ganun din. So kung ang Pangulo natin may 3 P's o 4 P's, no, at saka meron siyang PPP, Private Public Partnership, mukhang ang Vice President natin meron din 3 P, eh, politika, pera, at papogi. No? Na basta't eto, pwede siya. E paano naman yung pang-apat na P sa 4 P's, Public Accountability, na ikaw naman ang tumayo dito at sumagot. No? So since wala siya dito, gusto ko lang i-reiterate yung sinabi po ni Senator Tulianes. Ang pinapakita natin dito, pattern. Nakita ko, Vice Mayor, hindi ko alam, I understand you, ha? Pag insider ka, bilib ka sa isang tao, pinapaliwanag sa'yo, Vice, kailangan natin yan dahil ganito gagawin natin. Pero once na outsider ka, halos lahat ng whistleblower, by the way, ganyan, ha? Kausapin mo si Ben Harluy, kausapin mo si Governor Chabit, nung kasama pa niya dati si President Erap, lahat ng mga insider, nung nandun sila, parang walang maling ginagawa at naniniwala sila na sa ating bansa kasi minsan you have to cut corners eh. I'm not saying it's correct, but sabi mo nga, yan ang kalakaran minsan, no? So pag nandun ka sa loob, hindi mo nakikita yon. Eh biglang nasa labas ka, sandali lang. Nabola din pala ako or naging parte din ako nung pambobola sa iba or whatever, no? But ang napansin ko, Mr. Vice Mayor, yung pattern, para bang anay na pag nilagay mo sa kahit anong kahoy, hindi matiis na kainin yung kahoy na yon. Parang ilagay mo sa yung sa mayor's office, supplies, meron. Mga hospital equipment, meron. Yung sa sinabi niyong sa mga condominium, meron pa rin. Tapos pati dito sa pag-ibig, may sinasabi si Senator Tulianes nga na may nabuko na siya. And then dito po sa Boy Scout, pinatulan pa rin, no? Can you help us understand? Bakit? I mean, hindi ba nasasatisfy ang isang tao sa dami na ng pera or ano bang pagkaalam mo dito? Alam po niyo, sir, ako ho, eh, siguro pwede kong sabihin ng ganito. Nung kami magkasama pa, sabihin po natin na nabubulagan ako. Sapagkat kung yun nga pong pagpirma ko noon, hindi ko nakita yung rason kung bakit ako. Yung pong mga transaksyon na ginawa sa Makati, hindi ko rin nakita na ganong kalalim ang kanyang interes. Hinahangaan ko po si Ron sa ganong kagaling niyang magtago maski sa kasama na niya na ako eh kung sabihin niyang higit pa kami sa magkapatid. Ang akala ko, kilalang kilala ko na si Jojo Binay nung panahon na yun. Pero ngayon hong lumalabas ito, hindi ko po sinasabi ito dahil nagkahiwalay na kami, ha. Dun ho sa mga lumalabas ngayon na issue na nakikita ko, eh, pwede ko na nga rin nung sabihin parang anay. Inanay yung Makati. Eh, dito po sa na-discover ko, pagkatapos kong mawala sa Boy Scout, eh, talagang inanay po itong Boy Scout na ito, eh. Yun po, eh, nabulag po ako doon talaga. Patawarin na po ninyo ako, patawarin na po ako ng ating mga kababayan. Siguro nga po, dahil sa ako'y nasa loob ng organisasyon, may mga bagay akong dapat yung nakita na dahil sa tiwala ko sa kanya, hindi ko nakita nung una. Pero ngayon po, sinasang-ayunan ko po yung sinabi ninyo na ako mismo sa sarili ko, naluko ko o nadaya ako ni Vice President Binay. At yung pong paghahambing natin doon sa salitang anay, ay talagang maliwanag po eh. Naanay niya ang Makati ng andun ako pero hindi ko nakitang inaanay kami. Naanay din po ang Boy Scout, nandun ako pero hindi ko po nakitang may anay din kami. Ngayon na lang hong lumalim yung aking investigasyon nung ako ho ay nasa labas na, na naghahalughog na ho ako ng mga dokumento. Katulad po nga yung nung simula, akala ko ho ay totoo-totoo. Dahil nung po simula, Mr. Senator, sa amin hong annual council meeting, para makumbinsi po namin ang general membership ng Boy Scout sa transaksyong ito, ang ganda ho ng speech niya. Ang sabi po niya sa mga Boy Scout, payagan nyo na ako na ito ay joint venture natin kay Alphaland. At para maging maganda ang lahat ng council sa buong Pilipinas,
bibigyan ng national headquarters ng support na 1 million bawat isa para naman kung may nagpupunta sa inyong council ay magaganda. Ay, ibigay, Vice? Hindi po. Hanggang ngayon po, laway lang din. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, nabubulag din po ako nung panahon ngayon, sir. Eh. Kasi ang akala ko, lahat ng speech na nun ay maganda. At kaya naman ako rin po, ang speech ko din naman puro sa Tagaytay, doon sa DAP. Sabi ko po sa aking mga kasama, DAP, Development Academy of the Philippines, kami doon ng, nagkaroon po kami ng annual council meeting. Eh. Ang Boy Scout ho kasi, sir, annually mayroong tinatawag na annual council meeting na kung saan ang lahat po ng senior scout all over the country nag-a-attend doon dahil nag-a-assess ng sitwasyon. Doon po ang sinabi ko, eh, magbigay po tayo ng tiwala sa ating national president. Andiyan naman po ako sa tabi niya. Sisiguraduhin ko po itong transaksyon to ay mahusay. Sisiguraduhin ko po na matatanggap niyo yung 1 million. Kaya ganun po ako nagsasalita. No? Pero ngayon, wala pong natanggap. Vice, hindi ako magaling sa agriculture or sa specific sa... Although nag-UPLB ako sa zoology. Pero ang alam ko kasi, yun ang nature nga nung anay na magbe-base yun sa ilalim, lalaki. So may foundation yun eh. So hindi mo mahuhuli hanggang nakita mo na yung kahoy, marupok na, ubos na. That's why hinalimbawa ko kasi ang anay, marami sila eh. May dahilan kung bakit gano'n. Gutom parate, they take care of their colony, lumalaki. Kaya kain ng kahoy kahit saan mo ilagay. Yung hardwood lang ang hindi nila matibag, di ba? O simento. But having said that, ang question ko nga, bakit? Bakit? I mean, may marami bang pinagagastusan sa politika? May bisyo? O naging ugali na lang? I mean, ikaw ang napakatagal na kasama because ang image na pinapakita niya, iba. Di ba? Pagkakaharap ng tao, yung gagamitin yung kamay niya. Pagka nag-travel yun na local, economy siya, nasa gitna pa. Hindi maraming kasama. Pero kapag ka nag-abroad, business class, Europe, kasama buong pamilya pati Europe. So, iba yung pinapakita sa nakikita ng tao. Pero, di ba may limit din naman. Ibig sabihin, kung lima na yung tinitira mo, yung pang-anim ba, para sa bata na yan, hindi mo papabayaan? Or, anong pag-iisip mo doon? Sa tingin ko po, nawalan ng satisfaction si Vice President Pinay. Na hindi ko rin po nakita, pero nito po lately, meron po ako isang taong nakausap, sir. Na kinuwento po niya sa akin, nando pong nag-aaral sa UP pa si Vice President Pinay. Hipagyata niya ngayon yung isang sa mga naliligawan ni Vice President Pinay nung panahon yun. Sabi niya raw, puro sa babaeng nililigawan niya. Sagutin mo ako, dahil darating ang panahon, magiging presidente ka ng Pilipinas. O first lady ka ng Pilipinas. Isipin po ninyo, sa mura niyang edad na yon, pinangarap na pala niya makarating siya sa pagiging presidente. So talagang nagkaroon ho siya ng master plan o master design. Paano siyang pupunta ron? Kaya ho siya, kahit sinong kasama niya, may nakatago siyang lihim. Kaya ang tingin ko po, nawalan siya ng satisfaction, nawalan siya ng kaligayahan. Kaya niya po nagawa lahat ito eh. Na hindi siya tapat kanino man. Kaya ang lagi ko nga po sinasabi at sasabihin ko na rin po sa inyo ngayon. Balikan lang po natin. Alam po ninyo, ang dali namang i-gauge ng isang tao eh. Sino sa mga taong kasama ni BP Binay na umakyat sa Makati City Hall noong 1986 ang nasa tabi pa niya? Palagay ko po, wala na siyang ituturo. Sana po, ang palatandaan ngayon na gusto kong makita natin, kung si Vice President ay walang itinatago sa kasama, dapat isa man lang doon sa mga kasama niya umakyat sa City Hall, nandun pa eh. Pero wala na po, sir. Puro bago na po ngayon ito. Kasi yung may konting nalalaman, inaalis niya. Kasi baka yun ang magsalita laban sa kanya. Kaya gusto niya, laging bago na maniniwala at susunod po sa kanya. Vice, yung tanong ko, bunsod kasi yan ng mga tanong din ng iba, na kung nagnakaw, nasaan? At kung nagnakaw, bakit? Isa ba maaring dahilan ay yung luho ng pamilya? Kasi katulad ng Rosario property, hindi naman siguro, sino bang ayaw magkaroon ng malaking bahay? Sinong ayaw magbakasyon? Pero para magkaroon ka ng 300 hektarya at magsariling Kew o Chew Garden, bahala ka kung anong gusto mong tawagin, siguro iba na yung level nung parang gusto mo maging harit, reyna na. Hindi na presidente yun eh. Ang presidente may manor pero hindi sa kanya yun.
may Malacañang pero hindi rin sa kanya. Pero eto, nung nakita yung Rosario property, pati ako, akala ko mga 20 hectares, 40 hectares, sino po ba naman ang ayaw magkaroon ng, di ba, ng development ng farm. So anyway, babalikan ko yung Vice kasi may impormasyon ako at may pupuntahan ako doon na kung ano yung mga sinusuportahan, ano yung mga naging ano, kaya pinaggastosan. Isa na doon daw ang politika, as you said, para sa eleksyon. But isa na rin eh yung luho na rin ng mga nasa tabi. At pangatlo, bakit hindi makontrol yung luho ng iba? Dahil meron din daw mga kasalanan na imbis na magpaliwanag, ibigay na lang yung luho. Alam po niyo, si Vice President Binay, sa totoo po ako report, siya, bilang siya si Jojo Binay, matipid po yun. Kaya lang, hindi po niya kayang pigilin yung kanyang, unang-una na, yung kanyang asawa. Hindi niya po kayang kontrolin yun. At yung sigurong sabihin natin na yung pagmamahal sa anak, tayo naman ho ay pare-parehong magulang, minsan po ay merong maling pagmamahal eh. Yung pagmamahal na nasusunod lahat ang gusto nila na hindi natin kinukontrol. At katulad rin po ng sinabi nyo kanina, bakit ba lumaki ng lumaki yung Hacienda Binay? Sa totoo lang, nung panahon pong yun ay lagi ko siyang sinasabihan, Sir, bakit ba kailangan palakihin natin at pagandahin natin ng ganito kaganda? Ang sagot po niya sa akin lagi ay isa lang eh. Pare, lumaki akong mahirap eh. Gusto ko namang maramdaman kong nasa itaas ako. Yun ang lagi niyang sagot sa akin. Kaya sabi niya, hayaan mo na ako dito ako masaya. Naintindihan ko, Vice, yung lumaki ng mahirap. Marami sa atin, humble yung beginnings. Kami, hindi man ako, tatay ko. No? Humble ang beginning, nanay ko. Pero, kahit nung mahirap sila, walang nagturong magdakaw eh. Ang pride ng ng mahirap kasi is that nakaangat ka sa pawis mo, sa awa ng Diyos. Nung araw, kinahihiya ng isang taong galing sa mahirap na mayaman pero hindi niya mapaliwanag na mayaman siya. Ngayon, parang umiba na yung values eh. Basta't may pera, hindi mo natatanungin saan galing ang pera mo. Yun nga po, sir, ang masakit eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga pagmamahal na mali eh, na hindi natin nakukontrol. At mayroong mga pangarap tayo na kung minsan hindi na natin nakikita kung ano yung ginagawa nating mali. And that's what you meant by hindi nakokontrol asawa. Kasi pare-pareho naman tayong hindi nakokontrol ang asawa in the sense that we're equals at mahal natin. But ang ibig sabihin, kung may luho at may gustong gawin o may gustong kunin, hindi niya sabihin, oh, sa akin administrasyon, hindi pwede yan. Yeah, noong pong una, senador, noong unang mayor, si Mayor Binay, nagagawa pa. Ang sabi po niya sa amin noon, eh, simple lang. Ang mayor lang sa Makati, si Jojo Binay. Kaya nga po, nasabi ko sa inyo nung misa na, sinabi ko rin yan sa asawa ko, eh, nung maging konsyela ko at naging vice mayor ako. Hoy, ang vice mayor dito, si Nestor Mercado lang, ah, hindi ka kasama. Nagalit po sa akin si misis eh. Sabi siya, ang yabang mo naman. Pero ako ho, pagmamalaki ko, napangatawanan ko po yun. Ako ho eh, hindi naghanap buhay kahit 5 centimos ang misis ko sa City Hall. Wala po akong anak na nagtransaksyon sa City Hall kahit isa. Kaya nga ho ako open eh, na nagpapa-imbestika kung kinakailangan eh. At yung mga anak ko, maski pa-imbestikahan ninyo ako, may kanikanya po silang hanap buhay na ginagawa nila kung bakit sila may pera. Eh sabi ko nga ho, turo nga sa akin ni Vice President, ano bang negosyo na legal ang ituturo niya na negosyo ng kanyang mga anak. Yung legal, ha? Yung talagang... Pero lahat nasa exclusive subdivision at milyon-milyon ng bahay. Yun ho ang malaking question mark. Anyway, doon tayo mapunta ba sa saan nang galing yun at paano nila nakuha? Pwede nyo ba ilagay ulit yung slide 22 na pinakita kanina ni Vice? Vice, I just want to go to Mr. Cuervo for just one question. Ha? One or two questions. Okay lang po. Sir, nabanggit kasi ni Vice Mayor that when the land was first valuated, no, or they asked for independent valuation, ang classification was industrial. And then later, when it was already tapos na yung transaction, they converted it to commercial. What is the effect to the price of a property or to the value if it's industrial and commercial in a place like Makati? The property is strategically located along Ayala Avenue, okay? So it can easily
be 100% increase, no? Considering the floor area ratio is 8, no? At that time, there's no problem. Definitely, it can be 100% increase. So that's where the buyer and seller need to also know that in asking for the valuation, hindi po ba? Kasi if I was the buyer and I'd ask Cuervo for the valuation, I'll say, sir, can you value it at the present classification, which is industrial? Because I want to buy it for a cheaper value and I want to convince the seller it's only valued at this. But if you are the buyer and you know they're going to convert it to commercial, I would ask you na, sir, can you value it both at present, which is industrial, and can you value it at commercial so that I can show them the price? Meaning, if you're telling me it will be double, then from the start, diba, the valuation matters whether it was classified as commercial or industrial. Well, that all depends on the agreement, no, between the buyer and the seller. Whether the seller will have interest in any increase in value due to the reclassification of the property. Well, but of course, as far as the price the seller will get, he always, I mean, a legitimate seller, yung gusto magbenta ng tunay, would want a bigger price, di ba? Sinong gusto magbenta na palugi? Hindi ka tatawad ng 1 billion, hindi 800 million. Kung ikaw seller, 1 billion, hindi 1.5. Kung ikaw naman buyer, tumatawad ka pababa. I mean, in a arm's length transaction, sir, di ba? Okay. Let me go back to the Vice Mayor. Vice Mayor, dito po kasi, 15% of gross floor area. Ang alam ko kasi yung computation dyan is how much the area, although there's a rule of thumb, di ba? Yung sinabi mo kanina, 20% of the project, etc. But it depends how valuable the project is. So, meaning, if the whole project will cost you 1 billion pesos, and you will make 1 billion, sorry, the whole project will cost 1 billion, and you will make a profit of 1 billion. Now, you own the land, I will pay for the capital, the expertise, etc. I will look, magkano ba contribution mo? So if your land is worth 20% of the project, I will tell you, let's do an 80-20. Tama po. Okay. No, this is I mentioned because naguluhan din po ako dito. Nung sinabi nila, so what? Kung before the valuation, it was industrial, afterwards, it was commercial. But when I was like you, tinanong ko yung mga kaibigan ko na marunong sa real estate, sabi nila, Alan, kahit na sabihin mong from 1 to 2 billion ang halaga, and 15% of 1 billion is 150 million, 15% of 2 billion is 300, hindi ganun yun. Kasi pag value mo pa lang sa umpisa, kung ang halaga ng lupa mo is worth 30%, dapat 30% yung sa'yo. Because 30% of 1 billion is 300 million, and 30% of 2 billion is 600 million. So sa valuation pa lang, pwede na maglokohan. So kung sabihin natin, Vice, ang lupa mo, 200 million lang eh. So 20% lang yan dahil 1 billion ang project natin. Pero kung lupa mo ay 400 million, naloko na kita ng 20% kung ganun ang hatian natin. Ano po nyo, sir? Kasi po, yung kaninang paliwanag ko nga, sa umpisa, ang co-owner namin lumalabas is Sime Darby. Bakit ho hindi muna namin ni-reclassify nung panahong Sime Darby pa? Kasi tataas po agad eh. Maghahabol po si Sime Darby ng malaking share. Kaya ho, hinayaan muna namin mabenta. So maganda yung intention nung umpisa. Opo. Na para ang Boy Scout makinabang, doon ka sa lower. Opo. Ang problema, nung pinagka-interesan na, nawala na po yung ano nung, eh. Nung Alphaland na ang kausap, opo, hindi naging consistent na protektahan natin BSP. Wala na po. Doon naman tayo sa higher. Nawala natuloy po. Natuloy pa rin yung lower, Alphaland ngayon ang nakinabang. Opo. Okay, let me go to the next step. No? Sabi po dito, 15% of gross floor area. So, baliktanaw lang po tayo dahil naano natin to sa mga sa ating pong mga previous hearing, no? Ano ba ang gross floor area? It is a real estate term referring to the total floor area inside the building envelope, including the external walls, excluding the roof, and definitions of GFA, including which areas to be counted towards it and which are not, vary around the world, no? But mostly, yun yung general accepted. Ibig sabihin po, ilan square feet o ilan square meter sa loob ng buong development, kasama yung sinabing kasama, yun ang gross floor area. So, the bigger the gross floor area, the better for you sa 15 or 85%. Tama po, sir. Okay.
So kung tataasan yung FAR, I'll explain what FAR is later on, tataas din yung gross floor area mo. Dapat po. So sa unang tingin, parang hindi nalugi ang Boy Scout doon. Kasi kung dati, 1,000 square meter ang gross floor area, 15% sa'yo, 150 square meter, eh kung naging 2,000, then naging 300 ako. Diba? So sa biglang tingin, parang hindi ka nalugi doon. Kung yung FAR ay dating 8, ginawang, ano mo ba, Vice? Ginawang 12. Ginawang 12, okay. Pero kung titignan mo pala, hindi pala ganun. Kasi ang developer pala, bago mo tignan kung magkano yung cost para mag-negotiate sa property, titignan mo muna yung FAR. Kasi after a certain number of floors, mas mura na yung development. Kasi papatungan mo na lang ilang building at mas marami. Tama, diba? Okay. So, ano ngayon ang FAR naman, no? Ang FAR, ang ito po yung floor area ratio, no? Sa simpleng definition po, ito yung total square feet or total square meters of a building divided by the total square feet of the building of where the building is located, no? So kung ang example po na binigay dito sa Investopedia, no? Sa internet, kung 4,000 square foot yung lote mo and on a 4,000 square foot lot, 1,000 square foot yung one story building mo, ang FAR mo is 0.25. Ganun po ang lalabasan, sir. This is correct. So if you build your 4,000 square foot square meter lot, you have a 4,000 square meter building, one ang ang FAR, no? So pagka 8 times the floor area. Iba pa 'yon sa height restriction. Kasi pwede kang yung floor area, pwedeng mas payat ang building mo pero mas mataas. Pero pwede rin namang mababa dahil malapad. Sige. Now, most developers napapataas nila ang presyo ng kanilang development, lalo kung township yung development mo or like Ayala, Makati na developed by the Ayala. Gusto nila ma-maintain yung FAR. Bakit? Because the smaller the density, the more expensive. Tama ba? As a general rule, Mr. Cuervo, please correct me. It will be higher cost, but not value. No? Because value is different. Yes. But I was said, an apple-to-apple comparison between, let's say, Fort Bonifacio, which has a lower density, from another development which has had a higher density, this one will be more expensive, all things being equal. Why? Because you have more roads for the people, you have better sewerage, the condos will have bigger cuts, etc. No? This is the way it was explained to me, and correct me if I'm wrong. No? Metro Manila has a density of 19,137 people per square kilometer. No? Samantalang ang, for example, Calabarzon only has 758 per square kilometer. Ganun kalayo. Liwalang 1,000. But, they're not, hindi first class yung development sa iba doon, in general, no? So, that's what you're saying, no? You could have a density that's, it's really, hindi dense, like Calabarzon. There are only 1,000 people per square kilometer, but it's not expensive. But you have a development like in Nuvali, di ba? That, as an example of the place there, that they maintain open space, roads, density of people in the development, tumataas ng gusto. So why am I mentioning this? This is where the conflict between the building owner and the developer comes in. The developer, to maintain their development and their plan, their business plan, they want that when they sell FAR 8, FAR 6, FAR 10, you maintain that. Because they made the roads, electricity, and all of that, hindi mo na kayang baguhin except electricity. Because the electricity, you can up the voltage and you can provide. But the sewerage, the street, it is computed regarding the density. Seryo na. Naka-fix sa development plan. Tama po. Pero yung building owner, ang interest niya is not the whole development, not the township. Ang interest niya yung lote niya at building niya. So, kung instead of 4,000 square meters, one story, ikaw bilang vice mayor o council or bilang mayor, bibigyan mo ako ng 12,000 square meters, three stories, I will gladly give you 1,000 square because my cost went down tremendously because the lot cost 200, 300, 400,000 and an extra floor cost much less. Ito yung sinasabi mo kanina na
kaya nagkakaroon ng lagayan o bigayan diyan na madali. At madali yung hingin kasi katulad ho ng paliwanag ko kanina, from part 8, binigyan ng part 12, ang computation eh, nakinabang si Alpha Land ng 40,000 square meter. Bakit ka naman hindi magbibigay ng 500 square meter sa development mo? More or less, sir, 400,000 square meters ang nadagdag sa Alpha Land. 40,000 po. 40,000 square meter. Magkano po per square meter na ngayon average sa Makati? Yung pong sa lupa. Area na yun, sa Ayala. Si Mr. Cuero po siguro, mas... Okay, if you're talking about the okay, the higher value stretch of Ayala, it's about 400,000 now. So now, if you're talking about the difference in the floor area ratio between 8 and 12, 12 definitely has a higher floor area ratio value attributed to the land. No? Easily, I can say from about 300,000 already, no? Because at floor area ratio 8, it's about 200,000. Para hindi ma-confuse po ang tao, so we're talking about two values here. The value of the land, which is around 400,000 per square, more or less, 350, 450. The prime part. This okay. is Ayala extension. Okay, so say it's 200,000. No? You're saying that by allowing an additional 4, the value will go up. 50% increase 50% from 8 to 12. So that's one. So if it's worth 80,000, it becomes 120. Or if it's become 100, it becomes 150. You said 50% increase, more or less. So, dun pa lang, nalugi na yung Boy Scout. Tama po. Because hindi kasama sa computation yun. Pangalawa po sa pwede na pong sabihin ngayon ni Alpalan na hindi ka na dapat maghabol dun sa ano eh. Sa nadagdag sa akin nung gawin akong part 12 eh. Kasi binenta mo na sa akin nung 2011 eh. Pero alam ko na kasi sabihin nila eh, may 15% ka. So, kumita yung 15% mo. But the point is, you should have had 20, 25, or 30% if you valued it correctly. But there's a second value concern. The extra 40,000 square meters now will be disposable, whether rental or sale. At rental, how much is the rental by in Makati? It's about 800, 700, or 1,000 per square? Depends on the standard of the building. Uh-huh. You can easily go, for the premium, you can easily go to 1,000 pesos okay. per square. Just for computation purposes, hatiin na lang natin 500, ha? Even in the fort, it's 800 to 1,200 per square, no? At rental of 800 pesos per square, so 40,000 times 800. 32. That's 32 million a month na increase. And that's for rent. Kung sale, mas malaki pa, no? So, I just like to show here that mukhang hindi tama lang na 1, 2, 3 punch. Every step of the way, naloko yung BSP or there was creative, kaya siguro tinawag na financial wizard si Mr. Limlingan kung siya ang nag-put together ng finances nito. Kasi sa unang tingin mo, uy, okay yan. Uy, magkakaganto ang BSP o maganda. Pero kung hindi mo pala alam ang every step of the way, meaning it's easy to say I have an independent appraisal here. It's worth that much. Yung pala sa appraisal mo, industrial pala, hindi pala commercial. Or doon pala sa appraisal mo, FAR 8, hindi pala FAR 12 ang ibibigay, Mr. Vice Mayor. Kaya nga po, sir, ako, ang sinasabi ko lang, dahil hindi naman ho ako expert dyan sa mga ganyang computation, ang akin lang hong nakita na ipinaghihimot ako dito, doon ho sa una kong apila, ang simpleng pag-intindi ko, nung tayo yung mag-transaction, industrial yan. At tutulungan ko ang Boy Scout para makinabang ang Boy Scout, after na reclassification, dapat ang maging value niya 600 namin ay double, katulad po na sinasabi ni Mr. Cuervo. Yun po ang una kong hinahanap, Mr. Senator. Pero maski po doon sa mali pa nga kami, at wala naman pong marunong sa Boy Scout na mag-compute, na kagaya ng dinidiscuss natin dito, nawala pa rin po yung double ng 600 million eh. Actually, sinasabi mo kanina, pati yung 600 million mismo na pinangako, wala pa. Pwede pa rin pong nawala lahat, sir. Eh, kasi ang masakit po dito, nakasangla po yung property. Paano po ngayon kung ma-foreclose? Saan maghahabol ang Boy Scout? Kaya pwede pong dumating ang panahon na wala nang lupa ang Boy Scout, wala pang pera Boy Scout. So, imbis na naging parating handa ang Boy Scout, sa deal na to, parating lugi.
Whether ma for pag na foreclose lugi sila, pag natuloy lugi, nung na convert lugi. So but Vice Mayor, let me move it further, no. I noticed that yung change sa kontrata nung una, Boy Scout owns the land. And marami sa real estate, one of them Senator Cynthia Villar, no, nung ginagawa yung UP law, nakita ko yung wisdom nung sinabi niya. Sabi niya, Alan, kasi ako chairman noon nung pinasa namin yon. Sabi niya, Alan, alam mo, pag nag-lease ka ng lupa, kahit magkamali ka, 5 years, 10 years, 25, babalik sa'yo eh. Sa'yo yung lupa eh. So kung mali yung presyo, masyadong mababa, babalik sa'yo. Kung masyadong mali sa'yo, hindi makabayad, sa'yo pa rin yung lupa. Pero binenta mo, the next day, humataw ang presyo. The next year, naging napaka-valuable, wala na sa'yo eh. Wala ka na magagawa in the next generations, no? So the ownership of the land is very important. But I saw that the changes happened after 2010. Tama po ba? Tama po, after 2010. And after, kung hindi ako nagkakamali, latter part of 2009, 2010, kayo nagkahiwalay ni Vice President Binay. 2009 po. 2009. So, netong 2011, hindi ka na part ng negotiation nito? Hindi na po. Oh, so, yung sinasabi mo dito ngayon na nagulat ka sa lupa, etc. So, dun sa first part, ina-admit mo na you are part of it, you are negotiating, you knew some things and other things, but nandun ka. Etong second part, wala ka na doon. Actually, maski puro sa negosasyon sa una, ang akin na lang pong inabutang negosasyon doon sa, ini-insist ko yung 20%, ayoko ng 15%. Yun po, andun ako noon. Okay. Pero dyan po sa pangalawang transaksyon ng 2011, totally wala na po ako doon. Sige, so mabalik po tayo doon sa price, no? Gusto ko lang malaman yun, nandun ka o hindi. Kasi nakita ko, meron din palang kilalaman yung halaga dun sa lupa. Mr. Cuervo, please feel free to correct me ha, if I'm wrong or I wouldn't mind. No? Condominium corporations are good for 50 years yeah? Under the law. Okay. Now, if you don't own the land, of course, the condominiums will sell cheaper because the condominium corporation does not own the land. If they do, they'll either renew it or have a new corporation. Or when they liquidate, they own the land. But if they don't own the land and the building follows the most contracts, the accessory follows the principal. Eh? So the building will follow there, no? Correction. In a condominium corporation, the land has to be included. Okay. But in this case, when they had the joint venture, it's not a condominium corporation yet. They have a development corporation who develop condominiums. That's why they don't own the land. So meaning when they sell the condos, it's cheaper because the owners do not own the land. We have that in the city of Taguig. We have a development, 20 hectares. City owns the land. They leased it for 25 years, former administration. So mas mura yung condos doon. But those that own the land, it's more expensive because they have a condominium corporation or the developer like Ayala Land owns it. So they own the land. Nasa kanila yon. Not only do they own the condo, the community of owners own the development. Okay, in this case, that's only for leasing. Because okay. I don't think the Housing and Land Use Regulatory Board will allow or permit the sale of a building, a unit only, without the land. Because the land well, has to then be part that's of very the significant. Because if that's true, then that's why they had to get the ownership of the land. Because in the first contract, they were going to have a development. Vice, ano ba itatayo nila dun sa unang kontrata nung yung land was reserved sa BSP? Was it still a country club o talagang may condo na, BPOs? Combination. So from the start, kung hindi papayagan yun ng HULRB, but by the way, HULRB is under HUDCC. That's right. Which is under the Vice President. Very convenient, di ba? Katahi-tahi. So they changed it. So I stand corrected there. It's worse. I thought that by owning the land, you will also increase the value. But not only will you increase the value, if Mr. Cuervo's information is correct, that you have to own the land to sell the condo, then what will happen there is Alpha Land could not have sold under the first contract. They could have only leased the condominiums. Maaari pong yun ang nakita nila. Kaya pumunta sila rin sa maging sale yung lupa. And dahil the rule of thumb, Mr. Cuervo, is that lease is about 5% of the 5% yes. A year of the property, no? Yes, that's fair. So if yung just so that the public will know, kung 10 million yung halaga ng condo mo,
more or less between 5-6% yung lease, so 500 to 600,000 a year. So unlike sale, how much would they? The 5% is land value only. Land value. Lease for the lease rate. No? Okay. That's a fair lease rate for commercial land value. The point I was going value. To is that they will make much less upfront if they lease compared to if they sell. Because ang laki ng kita ngayon, lalo na booming the last 4 years, selling units of condominiums. Diba? For their company to get the cash in, nag-pre-selling pa ba ito? Ang alam ko, nag-pre-selling. Kung pre-selling, de wala pang, hindi pa tapos yung building, nasa kanila na yung pere. So unlike lease, tatapusin mo pa, tapos mababa pa kasi lease lang yun eh. Pero ang isang masakit nga ako, Mr. Senator, dun ho sa disclosure, dun sa ipinagbibili na Tower 1 and Tower 2, inililipat po sa Tower 3 yung share ng Boy Scout. Eh. Kaya nga ho, doble-doble itong balandra eh, dahil dapat makikinabang na po ang Boy Scout sa ipinagbibili na Tower 1 and 2, pero hindi pa rin makikinabang dahil inililipat sa Tower 3. At wala namang interest na binibigay. Meaning, if 15% nila should have been 1 billion, BSP invested it and will make 5 or 10% a year, they're supposed to make 100 million just in interest. But since sinabi sa'yo, doon ka na sa building 3, wala pang hawak na pera ang BSP, so even yung ikot ng pera o yung cost of money, wala sa kanila ngayon. Wala po. Wala so, pong maliwanag doon, sir. Kasi sa lahat po ng usapan, 600 million pa din ang pinag-uusapan hanggang ngayon. Eh. That's the point that I wanted to make, no? Na mas grabe pa pala to sa prinito sa sariling mantika. Diba? Kasi bawat aspect ng deal na nakita mo is pabor dun sa private. At of course, yung private dapat kumita and it has to be a good deal. Kung hindi, walang papasok. Pero kung masyadong imbalance at pabor sa kanya, kung ikaw ay isang honest at isang public official na may integrity, bakit ka papayag? No, so, as president of the BSP, bakit siya papayag? So kung yung unang deal, sinasabi niyong kaya siya pumayag, may 5% siya sa pagtakbo niyang vice president, president and vice president, ikaw ba may duda ka, or let me not ask the question dahil baka speculation yon, but bakit ka papayag na maging worse yung deal kung walang idadagdag o ibibigay din sa'yo? Doon nga ako, sir, na hihirapang isipin, ano? Bakit ba bilang ikaw ang national president ng Boy Scout, payag ka ng payag sa lahat ng sinasabi ni Alpaland at nakukumbinsi mo naman yung National Executive Board na pumayag ng pumayag? Ano ba yung hindi naman, ano ho ba yung nakatagong transaksyon doon? Kasi kung ako po ang presidente, may kailangan maging malinaw sa akin na nasa na ba kami? Ano na ba talaga ang aming pinupuntahan dyan? At nasaan ang panghahawakan kong dokumento ng aming share? Pero madaling ibenta sa National Board kasi malinaw yung benefits eh. Pero yung nakatago at yung pagko-compute, yun pala ang mahirap. I mean, if we didn't look at it, if we didn't have an expert like Mr. Cuervo here, we wouldn't fully understand. Pero ang problema nga, sir, nakausap ko rin po yung ibang National Executive Board. Sabi ho nila, hindi naman kami pwedeng magtanong. Sabi din naman ng iba, eh paano naman magtatanong yung iba dyan? Eh puro politiko din yung nandyan. At nangangarap ding ma-appoint sa national position, hoping na mananalo si Vice President Pinay. Kaya may mga tanong sila sa sarili nila, pero hindi po nila mailabas. Pero kung dadating po sila, at dadating ang Alphaland, who's a publicly, kung hindi ako nagkakamali, publicly listed company yan. Delisted na po. Delisted na. Okay. Opo. But anyway, they're still under the SEC, no? I think if they all come here, the vice president, dumating po as head of the BSP, not only the national board, kasi as you said, it was the vice president who presented this deal. See, it was the vice president who signed the letter ba or sent the letter to Simon Darby? Siya po ang pumirma doon, si J.R. Pangilinan at saka po so, si siguro, Vice President. Kung sasagot siya dito, malilinawan natin. But naalala ko tuloy, Vice Mayor, yung nabasa ko, one of my favorite quotes that describes statistics and it also describes this deal. Sabi na statistics, and quoting no, from, hindi na nakalagay kung sino nagsabi, statistics is like a bikini. What it shows is revealing, but what it hides is essential. No? So kung titignan mo tong deal na to, very revealing, para bang ganda, di ba? From kukunti pera ng Boy Scout, kinukuha pa mga bata, mga magulang ng contribution, pero kung magkakaroon ng 100 million, billion ng Boy Scout, hindi mo nakukunan ng bata,
bibigyan ka, kawawa naman yung bansa natin, hindi maka-attend sa international jamborees, samantalang yung mga ibang bansa, supported ng gobyerno. So on the face, parang ang ganda. Pero pag hinubaran mo, parang yung bikini, nakita mo yung mga essential parts ng contract, pabor to sa isang kumpanya na siya ang kikita dito. Sir, sinabi mo about Mr. Lagdameo, no? I heard the same thing. I heard na straight, mabait, but I also heard na hindi makatanggi kay Vice President. Can we talk a little bit about his relationship sa Vice President? Ano ba relationship niya kay Vice President? Anak po kasi ni Mr. Lagdameo yung congresswoman namin sa First District. Okay, so yung political connection. At kasama nila sa ticket? Apo. Okay. And hindi ako nagkakamali, saan siya nakatira? Sa Forbes po, sa Forbes Park. Ang balita ko, ang kapitbahay niyan si Toby Tiangco, yung namang, yung pamilya ni Toby Tiangco, I don't know kung yung father o siya mismo, na yun naman ang spokesman naman ng ating Vice President. Wala po akong idea, yeah, sir, okay, kung doon nakatira si Sige Congressman Tiangco. So anyway, Mr. Chairman, ang point po dito, kaya tumatagal ang hearing natin, hindi nag-a-appear ang mga witnesses at yung mga dokumento. But personally, I'm ready to not wrap this up, but tie everything up. No? What we have to do is makiusap sa ating mga kasama, and a few of our colleagues already confirmed that they will attend on Monday. We have to compel the attendance of Mr. Limlingan, of certain personalities here, sapagkat pagka nandito sila sa harap, makikita mo kung nagsisinungaling o hindi. Katulad po nung nagsasabing siya may-ari ng Rosario Property. My information is that the BIR already filed a 73.34 tax evasion case against Mr. Chu. Ang problema, ayaw na niya biglang mag-appear. Nung una, napaka-brusko at napaka-arugante na kaya niya buong Senado at ina-appi siya. But ngayon, nung huling hearing, ayaw na niya mag-attend dahil ina-appi natin. But now, the BIR has found something. So, Mr. Chair, allow me to take up other matters during the mother committee. But basically, I think where we're going, definitely in the next hearing, I'm hoping that the Vice President and Alpha Land Boy Scouts will be ready to answer. But I think we're almost ready na ipagtahi-tahi. Kasi yung pattern at yung trend. And by the way, Mr. Chair, we're dealing with the same people here. Again and again. Pag-ibig man ang pag-usapan mo, may Thomas Lopez, may Jerry Limlingan, yung cake man ang yung property, kung saan sinasabi na nandun yung bakery, you're dealing with the same people, yung infra, yung BSP, isang modus, ano eh. And even with how Alpha Land dealt with others. But the last point na lang, sir, basa ko sa isang news report sa internet na si Congresswoman Abby Binay, nag-file pala ng bill na humihingi ng mahigit 50 hektarya sa Boy Scout sa Makiling, pero winidraw dahil binigyan kayo ng ibang property. So sinabi niyo po kanina, marami ng property ang Boy Scout ang nabenta. So why di ano, bakit parang in one hand naghahagilap ng property, on the other hand benta ng property? Hindi ko rin po na notice yan noon eh. Pero yung pong tungkol doon sa Makiling, inambisyon po talaga ng Boy Scout yun sa leadership ni Vice President Binay na makuha o mapahiwalay sa UP Los Baños yung portion ng ginagamit ngayon ng Boy Scout doon. Kaya nga ho, nagkaroon doon ng konting tampuhan sa mga tiga UPLB dahil yung lupa doon ay nakalis lang sa amin. Murang-mura lang, basta nakadocument lang na nililis yun ng Boy Scout. Noon hong na-discover ng UPLB na may move ang Boy Scout sa Congress na magpasa ng batas ng paghihiwalay, ang sabi ho ng UP sa amin, huwag naman nyo kaming ganyanin. Meron kaming lupa sa Siniloon yata ho, somewhere in Laguna. Sabi niya, bibigyan na lang namin kayo doon ng lupa dahil lupa namin, total, itong lugar na to, kanya, hindi naman na rin appropriate ito for camping eh. Kasi noong araw, talagang appropriate yung for camping. Kakaunti pa tao, gubat pa siya talaga. Kaya sabi niya, mas appropriate yung area na yon. Kaya lang, nagkaroon pa rin ho ng dalawang attempt na nabubuko naman lagi ng nabubuko ng UPLB. Kasi, siyempre, sa Congress, parami naman ho mga tiga UP, kada may ipapasok na batas,
Eh, naran report agad. Ang kahuli-huli nga po rin si Congresswoman Abby na winidraw din ng bandang huli dahil nagagalit na po sa amin ang Boy Scout. Pangalawa, eh, matatapos na ho yung lease namin. Baka hindi na talaga i-renew so, yung... Siguro, Vice, separate from yung corruption issue, panahon na rin na bigyan ng pansin, tulungan, at tignan yung scouting movement sa Pilipinas. Kasi yung sa kakulangan ng pondo sa education, napakalaking tulong ng scouting sa pagdating ng ano eh, values at saka ng pagiging self-sufficient, yung pagiging parating handa ng bata, di ba? Maging Girl Scout pa niyan o Boy Scout. So siguro itong mga bringing up mo, hindi lang yung corruption issue, pero somehow, makatulong na rin ang Congress na patibayin ang programa ng scouting sa ating bansa. Dapat lang po, kaya nga po ako eh, nanggigigil sir na kung magkakatotoo yung sinasabi ni Mr. Orenta na 3 billion, abay, malayo po ang mararating noon sa scouting natin kung talagang makakarating sa scouting yung perang yon. Kaya ho, ako talagang yun ang aking sinusulong na makatulong kayo, makatulong ang presidente, matutong magising yung mga nasa scouting, yung mga officers namin, talagang habulin namin kung ano yung parte ng Boy Scout dyan dahil alam naman niyo po, Ayala property po yun eh. Wala po kaming hawak kahit anong dokumento, sir. So, Mr. President, Mr. Chairman, in the same manner that we stood up during the time of President Erap and told him, Mr. President, sumagot ka sa issue, in the same manner that we stood up during the time of President Arroyo and said, sumagot ka, dito bilang presidente ng Boy Scout of the Philippines, eh sumagot naman ng diretso ang Vice President. No, hindi niya pwedeng sabihin politika lang to, personal, politika lang, dahil siya ang presidente, siya ang chief executive ng scouting movement at mabigat tong allegation na to. And we will give him all the courtesy and opportunity to answer this, Mr. Chair. And I think if it's a direct financial transaction na madali. And having said that, that's my first point, the second and last point, Mr. Chair, then I will yield, is I'd like to invite COA again the next time, some of the commissioners, and ask them, after the Supreme Court decision, in-audit ba nila? Kasi, hindi just because 2012 ang decision, hindi ibig sabihin nila, hindi nila pwede retroactive ang kanilang pag-audit. Kasi, ang decision lang naman ay hindi nagsasabing, simula ngayon, i-audit kayo. Ang sinasabi ng decision, covered kayo. So, dapat pati yung past transactions niya ay i-cover nila at tignan nila. Kasi kung hindi, as you said, sir, no, maraming politiko sa board. Yung iba naman po, maganda intention. Pero yung iba, as you said, ang politiko may sariling target. Iba na may nagbabantay katulad ng COA para sa ating mga kabataan na nandyan sa scouting movement. Thank you, Vice Mayor, and to our guest, Mr. Cuervo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Keita. Attorney Bundal, please. Yes, Mr. Chairman, bago po tayo mag-adjourn, tapos na yung araw na to. Kasi po tinitingnan ko rin yung mga dokumento na nakala po namin tungkol sa Alphaland Makati Place. Ito po yung proyekto. Now, nakikinig po ako sa sinabi ni Vice Mayor Mercado na binigyan po ng Part 8 ang proyektong ito at noong 2012 lamang binigyan ng Part 12. That means nagtaas po ng floor. Pero yung kanilang loan na kung saan sinanla yung property ng Boy Scout mismo, eh, 3/4 ng loan before 2012 nakuha na eh. So, yung mga pundasyon yan, nakaporma na as Part 8. Dapat, kasi Part 8 lang po sila noon. Now, noong 2012, naging Part 12. So, nagtaas na po sila ng mga floor. Yung buhubang pundasyon ng Part 8, ubra ang Part 12, o nung ginawa ang pundasyon, nakaabang na sa Part 12 dahil sigurado ang Alphaland na bibigyan sila ng Part 12. Now, I was informed na ang pumorma ng pundasyon na to, ang structural contractor nito, eh Hillmarks ulit. Hillmarks din dito sa project na ito? Yun po ang sabi po sa akin. I-check na lang natin. Mr. Chair, sa point ni Attorney Bundal, makikita naman natin sa business permit yun. So, sorry, sa construction permit. So, kung pwede po, i-supina din natin yung dokumento kasi yung building permit, di ba? So, bago po mag-payagan na mag-excavate at mag-build ang Alphaland, may sinubmit yan. Tapos doon, makikita na natin kung FAR 8 o FAR 12 even before na reclassify. So, Mr. Cuervo, is that a good question?
if you suddenly change the floor to area ratio in the middle or once construction has started, can you just do it? No, it has to be anticipated already in case there's an increase in floors. No, okay, I won't like to contradict, no, but I read that there was acquisition of air rights next door beside the property to justify the increase in the floor area ratio. So because in the future, I'm sure this will come out, no? Now, I don't know. We have to look into Let me clarify that, sir. Because dun po sa pag, yung FAR kasi is not only in one lot, it's in the whole development. Kasi kinikwenta nga ilan tao, ilan kotse nandun. So, many cities have a rule na pwede mong bilhin yung additional FAR ng katabi mo. But like, for example, in the city of Taguig, and I think it's standard sa iba, they don't go over 25%. So, kung FAR mo is 6, you can get 25% of that na bibilin mo. But you cannot build, you cannot say, kami 6 kami ng katabi ko, 1 ka na lang, I'll get your 5 para 11 ako. Because when it comes to height naman, you don't want that some buildings are 12 floors, some are 3 floors, some are 6. No? But again, Mr. Cuevo, it varies per location. No? Yes. The thing is that if there is such a transaction, then you should be able to look at the contract, how it affects the adjoining property. Because that has to be annotated in the title. Should be annotated in the title, the sale of air rights. Air rights. In whose title? On the title of the seller. Sold, yeah, yes. Seller of the air rights. Thank you, Mr. Cuervo. Vice Mayor, may konti lang akong katanungan sa tukol sa scouts, sa Boy Scouts. Ilang properties ulit ng BSP ang nabenta na? Aside from this one. Yung pong property namin sa Davao, sa Pasig, Manila, and Makati. Lahat po yun na... And doon po sa... Mindanao sa Davao. Oh, Davao nga. Okay. Ongoing po yung sale kasi meron po kaming mapakalaking lupain sa Davao na 1,000 hectares na naposisyonan ng tao. Nilabanan po namin yon, nanalo kami sa kaso. Nasakop po siya ngayon ng Department of Agrarian Reform. Binabayaran po ang Boy Scout doon ng ating gobyerno ng Land Bank. Okay, itong mga iba-apat na binibenta ay nangyari yung transaksyon sa presidency ni Vice President Binay, as BSP President. Opo. Okay, any reports or concerns or charges of anomaly dito sa iba? Wala pong nakapag... Ikaw, wala ka rin namang masasabing may anomalya doon? Katulad po ng sinabi ko kanina, Mr. Senator, noong pong panahon yun talagang wala akong nakikita. Gusto ko kasi para malimit ko na dito yung dito sa proposed Senate Resolution 1114 tungkol to sa Boy Scouts. So, ano bang extent ng, ano bang mga transaksyon ng Boy Scouts ang gusto natin tignan? So, kung doon sa other sale, walang problema, dito tayo mag-focus lang sa hindi, 1 hectare property. Hindi ko po, sir, kayang sabihin na walang anumang... Pero sa ngayon, wala kang masabi. Wala na po. Okay. Wala po, sir. And then, lahat po ng desisyon ng Boy Scouts ng pagbebenta ay collective. Opo. Ng board. Opo. Talagang nagmi-meeting po yan. Opo. At naka-agenda, binubotohan nila. Opo. Tapos, nag-issue na lang siguro ng certification yung secretary to the board na nagkaroon ng meeting at ito yung desisyon. Tama po. Ganun po yan. Okay po. Ngayon po, familiar naman kayo sa, familiar kayo sa history nitong lupain na pinag-usapan natin sa Makati. Sa Malugay Street. Opo. One hectare. Opo. Diba? Dinonate sa Boy Scout pero dahil nagkakasuhan, ang nagkaroon ng settlement na mag-joint sale sila. Opo. At yung 60-40 sharing, 60% sa Boy Scout, 40% sa Sime Darby, sa proceed sana ng sale yon. Opo. Pero hindi na benta, tama? Tama po, dahil ang binenta lang po ay yung sa Sime Darby share. Yes. So, ang binenta, nagkaroon ng bagong owner si Sime Darby. Tama? Si Silvertown po. Oo nga, naging Silvertown. Hindi yung 40% ng lupa ang binenta, but si Sime Darby mismo ang nabenta. Napalitan si Sime Darby, pinalitan siya ni Silvertown. Opo. Opo. So, although nagka-compromise ng kaso at na-dismiss yung litigation because ang sabi ninyo sa korte, we will sell
and then jointly, and then Hatian 60-40, hindi po natuloy yun. So, tuloy, andyan yung lupa, co-owned pa rin ng dalawang parties. Tama? Tama po, pero interest ni Sime Darby, yes, na nakapangalang kay Silvertown, binay out po ni Alphaland yung 100% shares of stock ni Silvertown. Okay, correct. Equivalent to the 40% share. Correct. So, ang nagbabago lang is yung identity ng owner ng 40% ng lupa. Yes, sir. Apo. So pag sinasabi mong, kasi medyo nalitong ako sa presentation mo, yung lupa, yung sinabi mong the Boy Scouts, Silvertown, Alphaland, and the Boy Scouts entered into a joint venture agreement to develop the property. The Boy Scouts would retain ownership of the property. Medyo mali yun. Kasi yung property nga is co-owned na eh. Tama? Tama 60-40 po ang Boy Scout. 40% si Alphaland. Pero yan po ang tama offer ni Alphaland nung panahon eh. Sila po ang gumawa niyang draft ng joint venture na yan. Napakarami nga pong pinag-arguhan dyan. So kaya nga, para maklaro, no? So yung, kung joint venture sila sa lupain, so sa lupain pa lang, 60% ng contribution ng Boy Scout, 40% ng contribution ni Alphaland. Apo. Sa lupain pa lang. Apo. Tapos, dahil developer investor sa Alphaland, expected na maglalabas siya ng pera. Opo. Tama po yun. Tama po. At siguro, nadaanan niyo naman siguro yung kontrata na. Magkano dapat ilabas ng Alphaland? Wala po. Ang Boy Scouts, hindi na expected maglabas. Hindi na po. Okay. Yung so-called developer investor, magkano po ilalabas niya? Wala pong naging malino doon, sir. Kasi ang hindi ko po kasi nasundan yon dahil nagkahiwalay na nga po kami ni BBB na yun noong 2009. Oo. Pero doon po sa simula noon, dapat eh merong panel o merong committee from Alphaland and from Boy Scout na magdi-determine ng total development plan para ma-determine natin kung magkano ang total investment na dapat gawin ni Alphaland. Pero hindi na po ako nakarating doon, sir. Eh. Basta yung Boy Scouts, hindi na expected maglabas ng pera. Opo. Siguro, ang expected na ilabas ni Alphaland na pera is such an amount such that yung 60-40 relationship magiging 15-85. Ganun siguro. Hindi naman po. Basta ang kanya kasi pong commitment... Kasi yun yung hatihan, 15%. Ang kanya pong commitment, sir, siya na ang mag-i-invest. Kung ano man so ang, kahit ano man yun. Kahit ano man yun. Okay. Basta yung result ng total investment over the land, okay, 15% ang Boy Scout. Kaya nga, so hindi nyo na pinakialaman kung magkano ba ilalabas mo at all of a sudden, yung 60-40 relationship ay magiging 15-85? Wala pong ganun dahil wala naman parang, po. Parang ganun, hindi, tama ba pag-intindi ko, Vice? Ganun, di ba? Nag-umpisa kayo, kung lupa lang ang pag-usapan, kung investment lupa, 60% Boy Scouts dapat lahat ng kita dyan, 40% sa kanila. Apo. Pero ang usapan ninyo, pag ma-develop na yan, 15% na lang ang Boy Scouts, 85 kayo. Apo. Pero hindi nyo sinabi magkano ilalabas nyo? Wala. To ang usapan po, walang ilalabas talaga Boy Scouts. Hindi, ang partner ninyo, ang joint venture nyo, wala. Hindi klaro. Hindi po ako, sir, nakarating doon dahil that time po, wala pang master development plan. Sige po. At least, lalabas siguro yan when we get hold of the contracts. Apo. And the other documents. Okay, sige po. Wala na muna ako itatanong sa inyo tungkol sa Boy Scouts property. Sa next hearing na po yan.